Hello guys, magandang araw po. Welcome to my channel. Ang video po natin ngayon ay kung paano magdagdag ng outlet para sa aircon o kaya ay para sa refrigerator. Kahit saan dito ay pwede tayong maglagay ng outlet. Depende kung saan ang pinakamalapit na junction box doon sa lokasyon kung saan nakalagay ang inyong aircon o kaya ay refrigerator. Halimbawa, dito tayo maglalagay ng outlet. Dito lang natin yan ikukunik sa dalawang wire na ito. Ganito. Dito sa dalawang wire na ito, dito lang natin yan ikukunik. Ganyan. May power na yan. Itong outlet na ito, dito rin yan nakakunik sa supply na ito. Itong dalawang wire, itong puti at itong itim. Neutral at live yan. Ang disadvantage kung dito tayo magkukunik, ang aircon o ref ay automatic yan, nag-on and off ang compressor niyan. Kapag namimit niya ang lamig sa loob ng isang kwarto, ay automatic yan, nagsashut off ang aircon. Pati yung ref, ganun din yan. So yung ilaw na ito, pag nakabukas yan, pag nag-automatic on and off ang aircon, magkukurap ang ilaw na ito. Maapektuhan yung ilaw niya. Pati dito sa outlet, yung mga appliances na nakakonik yan, yung TV kukurap din yan habang nanonood kayo. So ganun yung disadvantage sa outlet ng isang aircon kung halimbawa dito tayo sa junction box magkukunik. Kung halimbawa dito naman tayo magkukunik sa kabilang box kasi ito yung pinakamalapit na location doon sa ref natin o kaya sa aircon, dito lang din tayo magkukunik dyan. Dito sa dalawang wire na ito, ito rin ang supply niya. Galing din yan dito, ito yan. Dito sa circuit breaker, galing yan dito. Ganun din ang mangyayari dyan. Kung mag-on off dito ang aircon, apektado rin ang ilaw na ito. Kukurap din siya. Pati itong mga nakasaksak dito sa outlet natin. So ang isa pang option kung saan tayo pwedeng mag-connect ng outlet para sa aircon, dito sa circuit breaker. Dito lang natin yan ikukunik. Ganyan. Nakaparallel lang yan. Ilagay muna natin. Ayan. Pwede rin tayo mag-connect dito ng outlet para sa aircon. Mas maganda na dito tayo mag-connect. Kasi yung source natin na pagkukuhaan dito mismo sa supply natin manggagaling. Yung ilaw natin papunta doon at saka outlet, hindi masyado maapektuhan kung mag-on off ang aircon natin dito kasi direct tayo nakakunik dito sa supply natin. So pagdating naman dito sa aircon, kung halimbawa magsasaksak na tayo dito, yung aircon natin, tatlo ang terminal ng plug nyan. Ito, dalawa lang. Kung magsasaksak kayo dito, huwag nyong puputulin yung isang terminal ng plug ng aircon kasi importante yan, magagamit yan. Kailangan lang, gumamit na lang kayo ng adapter kagaya nito para eksakto dyan isaksak yung plug ng aircon. Tapos ito, dito na yan ninyo isasaksak. Tapos pagdating naman sa grounding, kasi kailangan si aircon may grounding, doon sa metal case ng aircon, maglalagay kayo doon ng wire. Direct nyo ikukunik sa lupa para mayroong ground yung aircon nyo. Kung sakaling magkaroon ng short circuit, hindi masisira yung aircon natin. Magti-trip off lang yung circuit breaker, magiging safe yung appliances natin. So, sa ganitong wiring connection yan, magagamit. Dahil ang outlet natin ay dalawa lang ang butas. Pero kung sa halimbawa doon tayo sa mga concrete na bahay, panel box na yung ginagamit doon, may mga conduit na nagagamitin, 3-prong yung ginagamit na outlet doon. Ang ginagamit doon ay kagaya na nito. Ito talaga yung outlet para sa aircon. 3-prong yung merong ground. Magkaiba yan dito sa outlet na ginamit natin. Ayan. Kung gusto nyo po malaman kung paano mag-connect ng outlet para sa aircon dito, may video po ako nito, nandoon po nakalagay sa dulo ng video sa end screen. Pwede nyo pong panoorin o kaya ilalagay ko po sa description box. So bago po natin ito i-test,
I-demo ko muna yung wiring connection nito para po doon sa mga gustong malaman kung paano ginawa ang wiring connection nito. I-demo ko muna, sandali. So galing dito sa circuit breaker, ito yung supply natin, ang puti neutral, ang itim live. Yung neutral, pumasok yan dito sa receptacle, yung isang wire. Yung isang wire naman, pumunta dito sa outlet. Tapos yung isa pang wire, pumunta doon, ito yung supply para dito sa box. Sa neutral yan. Pagdating naman dito sa live natin, galing dito sa supply, yung isang wire, pumasok dito sa switch. Tapos yung isa, pumasok ulit dito sa receptacle. Tapos yung isa pa nyan, pumunta doon, supply ulit dito sa kabilang box. Ito yan, apat ang wire nyan dyan, pati dito sa neutral. Itong naiiba dito, ito, hayaan nyo na ito kasi return lang ito ng switch. Dito yan, papunta dito. Tapos pagdating naman dito, ito na ngayon dito ang supply natin. Ang neutral pumunta sa receptacle, ang live pumunta dito sa switch. Paglabas dito sa switch, ito na yon, return niya. Dito na sa receptacle yan pumasok. Tapos pagdating naman dito sa idinagdag natin na outlet, ayan, naka-direct lang yan galing circuit breaker papunta dito. So ganun lang kung paano magdagdag ng outlet para sa aircon o refrigerator. So itest na natin. I-on natin ang circuit breaker. I-test muna natin itong mga ilaw kung pangsyonal. Ayan at pangsyonal. Itong outlet i-test natin. Itong test light lang yung gagamitin natin pang test. Ayan at pangsyonal. Itong in-install natin dito. So, ayan at functional rin. Functional lahat yung ginawa natin. So, ganun lang kung paano magdagdag ng outlet para sa aircon o kaya sa refrigerator sa ganitong wiring connection, open wiring. Surface type lang yung mga ginamit natin. Bago po tayo magtapos ay shout out sa isang viewers natin, ang DIY PH channel. Shout out po sa iyo dyan. Pasupport po ng kanyang channel. So hanggang dito na lang tong video na to. Sana po ay may natutunan kayo. Salamat sa pakikinig at panonood.